Sa atin pa rin top story, muling pinagpatuloy ng Senado ang investigasyon nito sa mga anomalyang kinasasangkutan ni Vice President Jejomar Binay. Sa pagkakataong ito, natalakay ang sinasabing Go Senior Citizen sa Makati City. Hati naman ang opinyon ng mga senior citizen ng lungsod sa issue. Si Mean Corvera sa detalye. Ibinunyag ng isa sa mga opisyal ng Makati na mahigit 900 senior citizen na tumatanggap ng benepisyo ay nawawala. Sa pagharap sa 23 pagdinig ng Senate Pro Rebon Subcommittee, sinabi ni Arthur Cruto, hepe ng Makati Action Center, na batay ito sa ginawa nilang house validation pagkukumpara sa voters list ng COMELEC at civil registry ng Makati. Hindi po talaga namin makita sa grounds at wala rin po sa rehistro o hindi po rehistrado sa Makati COMELEC ay 31,280. So kung atin pong imumultiply yung nawawala pong 31,880 sa listahan, dun po sa average cost per year na inilalaan po ng City Government of Makati sa isang senior citizen, that's 11,750, 367.5 million pesos po. Sabi ni Cruto, ang senior citizen o nabigyan ng blue card sa Makati ay tumatanggap ng 11,750 kada taon. Kasama na rito ang cash incentives tuwing June at Disyembre, birthday cake, maintenance na gamot at libreng pasine. Pero kalahating porsyento sa nakatalang benepisyaryo hindi na makita. Inihalimbawa nito ang barangay pinagkaisahan sa Makati kung saan 938 ang nakalista sa official record ng blue card. Natuloy-tuloy pa rin po ang audit at pag-aaral sa buong Makati. Ulitin ko po, 33 po or 33 po ang barangays ng Makati at 14 na po ang aming natatapos, 8 sa District 1 at 6 sa District 2. Yan po ang initial na findings po namin sa dalawang pinakamaliit pa lamang po na barangay sa Makati. Pero 449 lang dito ang nalocate at napatunayang rehistradong botante. Sa barangay Kasilawan, 1,095 ang registered senior citizens, pero 660 lang sa mga ito ang aktual na nalocate. Kapansin-pansin din anya na sa address na 1526 sa barangay Kasilawan, umaabot sa 25 ang nakatira na senior citizen, pero hindi naman ito home for the aged. May mga namatay na rin anyang 2 taon na ang nakalilipas, pero nasa listahan pa rin ng blue card holder o tumatanggap pa rin ng benepisyo. Kung susumahin anya, umaabot sa 799 million ang nagagastos sa benepisyo ng mga senior citizens, pero 367.5 million dito ang nawawala taon-taon. 40 hanggang 52% ng senior citizen sa dalawang pinakamaliit na barangay pa lamang ay hindi po namin mahanap. Isinumita na ni Cruto ang kopya ng death certificate sa Senado para patunayan ang kanyang alegasyon. Hati naman ang opinyon ng mga senior citizens sa issue. Nagtungo ang ilang miyembro ng Senior Citizens Federation sa Makati kanina para personal daw makita kung may batayan ang mga alegasyon. Eh hindi pa naman napapatunayan, di ba? Antayin na muna kung kailan mapatunayan siguro. Kasi mahirap naman na maniwala ka na kagad sa ano eh, puro salita pa lang eh. Naniniwala po ako. Dahil pinaano na po ni Acting Mayor yun ang mga talagang pinaayos ng pagsurvey na po. Narami na po silang nababaan. Aminado naman ang mga senador na mahirap i-audit ang pondo na ginagamit sa ganitong mga programa. They lump amounts in the office of the mayor in big lump sums. Tapos nakadetalye lang doon yung mga projects na pwede niyang gamitin yung lump sum. But specifically how much per project, hindi klaro. Pero sabi ni Pimentel, hindi pa maaring sabihing factual ang impormasyon na mahigit 300 milyong piso ang nakulimbat umano ng mga Binay sa proyekto sa senior citizen. Pero may basihan anyang alegasyon kaya posibleng ipatawag din ang mga opisyal na Makati na nagpanukala at nag-aproba ng proyekto. Kung totoo yun, napakalaki nun, 1 million a day ang kinikita kung sino man ang kumikita rito, based on the projection, napakalaki nun. We have to find out sino ang nag-design ng scheme, sino yung
yung leakage ng pera, kanino posibleng mapunta. Kumbinsido naman si Senador Alan Peter Cayetano na lumilinaw na ang pattern sa mga proyekto sa Makati at kung sino-sino ang nakikinabang dito. Hindi mangyayari yan sa Office of the Senior Citizen ng Makati nang walang kakunsaba. Para sa Eagle News, Mayan Corvera, I am 1 with 25.